Hey yo guys, what's up and welcome back to my YouTube channel. This is Simply Techie guys, and for my today's video, mag-unbox ulit tayo ng panibagong phone. So, I have here the Xiaomi 12T. The Xiaomi 12T. So ngayon guys, samahan nyo ako i-unbox natin to. This is my new phone. So yun, nakabili rin tayo ng bagong phone. Upgrade para sa galing sa Poco F3 ko. So guys, ngayon samahan nyo ako i-unbox natin to and check natin yung pagkakaiba sa Poco F3 ko. Kung worth it ba yung pagbili natin nito? What to expect dito sa phone na to? Xiaomi 12T. So tara, samahan nyo ako. Let's go unbox this one. Hey guys, share ko lang nga pala sa inyo guys yung in-order kong Xiaomi 12T. Paborito na ako ng cellphone, 26,599 pesos. Ito na, on deliver na, kaya kukuhain na natin to ngayon. 26,219 pesos sa baba. So punta na tayo sa baba. I-video natin yun para sure na legit. Kuha tayo ng pambukas. Yan, pambukas. Let's go! Okay guys, so importante pag mga bumibili kayo ng ganitong kamahal na mga gadgets or kahit ano, i-unbox natin sa harap ng rider. Tapos mag-take tayo ng video. Hindi dahil sa wala tayong tiwala sa rider, hindi para ano na rin yun, meron tayong pinangahawakang proof. Just in case ma-timing tayo dun sa mga scam na parcels or hindi tama yung parcel na makarating sa atin. So dito guys, makikita nyo, binidyo ko yung pera, pagbigay sa kanya, binidyo din natin yung parcel. Actually, siya yung nag-ano sa akin na i-video namin. Siya na nga yung mawak ng camera. Sabi niya, mas maganda nga yun, sir, para just in case may problema, madali kong marirefund yung pera. Kasi kahit naman bato yung laman nito guys, babayaran ko pa din yung rider kasi kawawa naman siya. At ang kagandahan doon, dahil may video proof tayo, madali nating marirefund yung pera sa Shopee. Yes, madali. Wala naman akong problema sa pagre-refund. Lagi naman ako nakakapag-refund pang mga palpak na orders ako. So ito guys, from Kimstore to. So kudos sa Kimstore, malaki na tipid ko dito. Parang kulang 1,000 din. Ayun, meron pa lang pa free sticker. At okay din yung pagkakapak nila. Talagang safe naman yung phone. Yan. Hindi naman siya super duper malupit ang pagkakapak, pero at least safe yung phone. Yan ang mahalaga sa akin. So yan guys, check ko muna yung unit. Hindi ko nabubuksan yung mismong unit, basta makita ko selyado yung unit, okay na sa akin yun. So may resibo siya. So okay na. So let's go unbox this. Okay guys, so dumating na nga yung order natin na Xiaomi 12T from Kimstore. Sa Kimstore ako nag-order guys, kasi medyo mas mura sa kanila ngayon. Nabili ko lang to for 26,599. So i-include ko yung voucher ko at saka free shipping voucher, umabot lang siya ng 26,219 pesos. So ganun lang siya. Ayun, papakita ko sa inyo guys. Yun. So ang mode of payment ko is cash on delivery. Cash on delivery. Yes. Tapos nung checkout ko to, isa na lang yung natitira. So maswerte ako dahil nakakuha pa ako ng nag-iisa. Guys, ito nga pala guys, hindi ko na to idadab. Gagawin ko, nakamike ako ngayon. Gagawin ko guys is dire-diretso na tayong record. Kasi unboxing lang naman to eh. Mamaya na tayo magpo-full review nito. Bubukod na lang natin yung full review at saka comparison video. So, yan. Para ma-share ko lang sa inyo yung unboxing experience guys. Yan, samahan nyo ako. Unbox natin itong Xiaomi 12T na to. Siyempre, bago nga pala buksan to guys, pag bumili kayo sa Kimstore, ito, may kasama na siyang resibo. I don't know kung official receipt to, pero may pirma to guys, you know, may pirma. Tatabi mo yan syempre. Tapos may kasama silang pa sticker, you know, pa sticker. Pasko yarn, you know. Tapos manoponi nang, sa mga ganyan, cute. Waterproof sticker. Tapos meron din silang ano, tawag dito. Parang itong thank you card. Thank you card yata tawag dito. Saka may mga QR. And then let's go. Bago natin buksan, pakita ko muna sa inyo yung box. Marami na nagpakita nito sa Facebook at sa YouTube. Pero si-share ko pa rin sa inyo. So, yung box nito guys is, makikita nyo, kulay puti naman siya. Kaibahan nito sa Poco ko. Wait, kuhain ko yung box ng Poco. So, yung Poco F3 ko is black. Siyempre, Poco siya. Saka black-yellow yung team niya. Ito namang Xiaomi. So, balik-loob tayo sa Xiaomi, no? Kulay white naman yung kanyang
box. Tapos may number 12 dito, Xiaomi 12. Tapos ito sa baba yung mismong model, 12T, 5G, ganyan. Tapos Mi logo na glossy, para siyang, ano, tawag dito. Para siyang gold, kulay gold. And then 108MP ultra clear camera. Papansin nyo dito sa taas. Sa gilid, yun ulit, Xiaomi 12T logo. Sa gilid, yun din, sa taas. Sa baba naman guys, yung IMEI number, hindi ko napapakita sa inyo. IMEI number, ito nga pala guys, binili ko is Xiaomi 12T silver, 8GB of RAM and 256GB of ROM. Yan. So, medyo mas mataas to. So, check natin to. Buksan na natin. Ang bigat guys ng box. Kung meron lang ako pang kilo, kikiluin ko kaso wala. Okay. So, ito agad yung bubungad sa atin sa box. Meron siyang panibagong parang box din na nabubuksan. Siyempre, SIM ejector pin. Tapos, pag binuksan natin, meron tayong start, quick start guide. Meron tayong warranty card. Saka safety information. Mas maganda basahin kung may oras kayo. Tapos, meron tayong jelly case. Jelly case. Mayroong libreng jelly case. Na, yan o. Simple lang. Kadalasan, hindi ko ginagamit ito eh. Nahayaan ko lang yan dyan. And then, yung mismong phone, bubungad sa atin. Yan. Mukhang hindi ako nagkamali sa pinili kong kulay, guys. Pinili kong kulay is silver. Dito sa ilalim, itong the best dito, guys. Makikita nyo. Meron tayong napakabigat na 120 watts charger brick. Charging brick. Grabe yun. 120 watts, so. Oh. Ang bigat. Katumbas yata ito ng ano. Ng ilang mga charger ko dito. Oh, guys. Tinan nyo yung pagkakaiba. Yan siya. Pagkakaiba niya sa laki. Oh, diba? Bigat. Bigat nito, guys. Sobra. And then also, guys, ito yung USB Type-C niya, syempre. Yan, USB Type-C. Ganun pa rin. Regular USB Type-C pa rin, kagaya ng ginagamit natin before. Kulay orange yung accent niya. Yan. Siguro, may pagkakaiba lang yata to sa wattage. Hindi ko rin sure, eh, no? O, kung pareho lang din nung regular USB Type-C natin. Ay, hindi. Parang iba to. Parang mas mataba tong... Parang mas mataba to kaysa dun sa wire ng Poco F3. Punta na tayo ngayon sa unit. So, dito sa unit, guys, makikita nyo may balot pa siya nakalagay. 108MP pro-grade camera. 120 hypercharge. 5,000 mAh yan. MediaTek Dimensity 8100 Ultra. 8100 Ultra. Crystal resolution. 120Hz. So, medyo mas mababa ito, guys, no, sa ibang mga bagong labas ngayon na 144. Pero, 120Hz, pambihira naman. Hindi na masama. Ano ba mga games na supported dito? Ilan lang din naman ang supported ng mataas na, na refresh rate ngayon. So, balatan na natin. Actually, guys, gusto ko sa phone white. Kaso wala namang white tong Xiaomi 12T. Kaya ang nangyari, silver ang napunta sa akin. Silver ang binili ko. Sa likod guys, ganito lang yung design niya sa likod, no? Meron siyang logo ng Xiaomi dito, saka ditong CE na to. Ibig sabihin, global ROM siya. And then, surprisingly, hindi siya ganun kabigat. Dito sa right side niya, nandito yung volume rocker, saka power button. Tapos, wala siyang fingerprint na hindi kagaya ng Poco na walang may fingerprint dito sa power button. Ito, wala kasi on-screen daw ang fingerprint nitong Xiaomi 12T. Tapos meron na rin siyang pre-installed na screen protector, manipis lang. So habang hindi pa dumarating yung screen protector, hindi ko muna yung binili kong tempered glass, ito muna yung gagamitin natin. Hindi ko muna tatanggalin tong screen protector. So yan, out of the box, MIUI 13 siya. And then set lang muna natin to dito. Okay guys, so bala ko i-copy yung laman nitong aking regular phone na Poco dito sa Xiaomi 12T. So, try nga natin. So, sabi dito, use a cable that fits your old device. Gagamit tayo ng cable daw dito, guys. Okay, guys. So, ngayon ko lang ito gagawin. No? Meron ako ditong bobbin na USB Type-C to USB Type-C. Salpak natin dito sa bagong device. Tapos, salpak natin dito sa lumang sa aking Poco F3. Yun. So, yan. Makita nyo, guys. Nag-charge.
Yan, connected. So, makikita nyo guys. Yan, lalapit na lang natin. Copy data to your new device. Your Google accounts, other accounts, yan. Copy natin. Fingerprint. Okay. So, yan guys, makikita nyo, nagka-copy na. Astig ha, pwede pala to ngayon ha. Ngayon ko lang to gagawin guys kasi bira naman ang magpalit ng phone. So, as you can see guys, nagkokopya na. Kinokopya na ng Xiaomi 12T yung laman ng Poco F3 ko. So, hintayin na lang natin to. Pa-fast forward ko na lang para mabilis lang. Okay guys, so tapos ko na may transfer lahat ng files ko dito sa Xiaomi 12T from my Poco F3. So, as you can see guys, yan, nag-initial setup na ako dito. At ang galing guys, ang galing ng ganung process yung ililipat mo through USB, USB to USB. So direct siya, sobrang bilis lang. 15 minutes yung 98 gig ko na mga files kasama yung videos, pictures, and etc. Sama ng mga applications is nalipat lahat dito sa Xiaomi 12T. And actually pati yung mga settings ko, pati yung wallpaper ko, andirito lahat. Napaka-astig nun guys. So yun guys. Thanks for watching this video. Share ko lang sa inyo. Gagawa nga pala ako ng bukod na video about dito sa file transfer na to para makita ninyo rin kung paano gawin at saka ano yung advantage niya. Yan. So, makikita nyo guys. So, lahat ng photos ko dito sa Poco F3 ko is nandito lahat sa Xiaomi 12T. So, kung nagustuhan nyo yung video na to, please don't forget to like and subscribe dito sa ating, not, sa ating YouTube channel, Simply Techie. And you can also visit my Facebook page sa Simply Techie sa Facebook. Okay, so dun pwede kayo mag-chat sa akin kung may mga tanong kayo. And may mga comments kayo, meron kayong mga suggestions. Pwede nyo akong makontakt, pwede nyo akong makausap through my Facebook page. So again guys, thanks for watching this video. God bless everyone. Peace out.